But safety is of the Lord. That's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita. Kayo pong mulati lagi, Lord. Maraming salamat sa mga ligtas, Panginoon, at mga natatrain. Para nang isalwin na, we pray. Patuloy pong gagamitin. Mga problema din po, Lord, na hindi nasabi, nabanggit. Maraming mga pinagdadaanan sa aming pamilya, sa aming trabaho, Panginoon. Kaya pong tutulong sa amin. Gamitin niyo po kami, Lord, tuluan. Ang dapat dito, Lord, bigay po ng opportunities. But, especially, Lord, sa mga natutulong namin dito, Lord, ma-apply namin. At kami pagpalaan ko kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Meron din mga parang mahinan. Hello. Hello, hello, hello. Napagod na naman ito. Hello, ha? Hello, hello. Hindi, nakalimutan ko ang password. Hindi. Hindi, tapos nakalimutan ko. Hello, hello, hello. Okay, ano yan? So proud and haughty scorner is his name, who dealeth with a proud wrath, with proud wrath. Okay. Dealeth in proud wrath. So naging ulit yung wrath? Yan ba yung ano? Matinding galit. Okay, matinding galit. Put. Okay. Ano yung proud? Pag malaki, mayabang. Okay. Ano yung dealeth? Ngayon medyo ano, nadaanan natin, may mga daanan tayong ganyan, di ba? Deal it with a slack hand, mga ganun. Ano yung deal? Ha? Pwedeng nakipagpalit, nakipag-transaction, pwede rin yun. Or nagkatrabaho, nag-ooperate. Okay? So, pag ikaw daw ay, maraming ganito, actually, napansin ko, yung mga ibang boss. Okay, palibasa. Alam nila, di ba, yung mga simpleng tao katulad natin. Minsan tayo nagpapadala sa minsan pasisindak, iniisindak ka, di ba? Minsan wala kang magawa, iniisip mo. Diba, baka wala ka ng tabaho, mga ganun eh. Or, customer man niya, mag-aalit sa'yo. Medyo simple ka. Ngayon, ang ginagawa nila, ano? Para pasunod ka, masunod sila. Masunod yung gusto nila, anong ginagawa nila? So yun ang ginagawa nila lagi, parang laging galit. Oh, galit ako, sundin mo ako. Ayan. So maraming ano, nagiging ano yun sa kanila. So, pero syempre may ano rin yan. Marami, pag ganun, syempre hindi mo na i-deal din yun. Hindi ka na makikipag-deal doon. So may kanya-kanyang ano yun eh. So pero, kasi sabi dito, sinabi lang naman dito, proud and haughty scorner is his name. So yung sabi dyan, magkakasama yung madalas. Hindi lagi ha. So yung Diyos nagagalit din. Pero, kaya sinabi dyan, anong klaseng rat yan? Proud rat. Galit ka lang dahil mayabang ka. Di ba? Madalas yan. Na it goes together. Pag mayabang, either laging galit or minsan kunwaring galit. Mga ganun eh. Eh sabi dyan, parang lang siyang scorner na again sa proverb sa ulit-ulit. Pag sinabing haughty, ano yung haughty? Butang ko tuloy, parang matigas din ang ulo nito, di ba? Haughty. Andahin nyo, ha? Okay, mabayabang. Disdain. Okay, mapagmataas. May proud and haughty scorner is name who deal it with a proud dad. So parang ulit-ulit lang eh. Pero may sinasabi dito, pag mayabang ka, may paglalagyan ka. Ano yung sinabi dito? So gusto lang pabatid sa atin ng Bible na magkakasama yan. At hindi dapat nating maging attitude dyan. Okay? Then 25, the desire of the slothful killeth him for his hands refuse to labor. So medyo ano to, no? Anong sabihin nun? Pag sinabing, again, yung pinaka, ano dyan, is slothful. Ano yung slothful? Tama. Tama. Di ba, bakit niya pinapatay daw yung sarili niya?
Again, yan ay talinhaga. Bakit? Kasi nga, in-explain naman dito, kasi kung di ka nagtatrabaho, para mo na yung pinatay sarili mo sa gutom. Diba? So, ayaw magtrabaho. Diba? So, parang pinatay mo yung sarili mo. So, yun lang yun. He coveted greedily all the day long, but the righteous giveth and spareth not. Actually, magkano yan dito? Magkadoksong yan. Yung tama, syempre, wala rin maibigay. Pero yung righteous giver, di ba? Ito nyo yun. Pag sinabing spare, ano yung spare? Spare. Ano yung spare? Ano? Ligtas. Ha? Ligtas. Pag ang pinag-usapan is giving, so nagbibigay daw siya, hindi siya nag-spare. Ano yung sabihin nyo? Oh, hindi niya tinitira yung ano, di ba? Parang, uy, baka mawalan ako. Ang hirap nito. No? So, ibig sabihin niyan, talagang giver ka. Ngayon, again, na-tackle na natin ito, tamang pagbibigay. Okay? So, minsan, pag kailangan, nakita mo naman kailangan. Oh. Tapos, tama lang naman. Eh, anak mo yan. Di ba? Kaya, saan pa tama tayo magbigay? Nuturo natin yan. So, hindi kayo, ay, wala akong ano, mabuhasin savings ko, ba't ba ako mag-tides? Kung nga ganun, paulit-ulit ng sinabi, ito yung dapat natin gawin. Okay? Hindi, magtitira ako para sa future-future ko, mga 50 years from now. Di ba? Galing, di ba? So, pero yung parang ganun daw yung ano, mga greedy, naiinggit pa. Sila pa yung naiinggit. Okay? Coveted greedily all the day long. Huh? Lagi nakikita, ay, meron siya. Meron siya, ay, dapat meron din ako. Hirap ng ganang buhay, no? Doon nung mal sa tao yun, naging yun yung mga pinaglalabanan natin, dapat di tayo ganun. Okay, simple lang, no? 27, that sacrifice, makibasa po, ready, go. The sacrifice of the weekend is abomination. How much more when they bring it with a wicked mind? Ano yung sacrifice? So, paulit-ulit ito actually. Kasi nga, mga religious people, minsan, nadadala na lang. Okay? Hindi na sila, wala nang pakialam sa Diyos. Hindi nga nakilala ang Diyos. Pero, yung mga ginagawang religious practices. So, sa kanila, especially yung mga sacrifice na tinatawag. Sa atin din, ganun. Lagi nabanggit sa inyo yung cook, di ba? Yung nag-kesyo, naawa daw sila sa mga tao, sa halip na mag-advertise sila, yung pera daw nagagamitin nila ay pangtutulong na lang daw nila sa ano. Pero by doing so, commercial pa rin yun. At mas matindi pa, di ba? So, itong mga irreligious minsan, kahit yan, bansa ng Israel, yung iba dyan talagang godly. Pero yung iba dyan, ang sinasabi dito, dinidis kayo, nag-sacrifice, oh, magbibigay ako ng ganyan, yung mga binabasa sa Exodus, di ba? Sa ano na tayo? Ay, dyan sa quiz natin, di ba? Ganun ulit, inuulit-ulit, nag-offering ulit sila. Di ba? So, di mo alam doon lahat doon kung talaga nag-sakripisyo dahil sa mahal nila ang Diyos, sumusunod sila sa Diyos, yung iba ay posibleng ibang bagay ang inaano, di ba? So, nasa Nehemiah na ako, ganun din sila eh. Ang sabi doon, may mga nagbigay doon, pero yung iba doon, may nagre-reklamo kasi magbibigay kami, magtatrabaho pa kami dyan, wala na kami ano. Kasi, yung mga inano na kami ng mga kababayan din nila, nangutang sila, tapos usually, ganun. So, galit na galit si Nehemiah doon, no? Anyway. So, kaya yung pag nag-sacrifice tong mga to, na wicked naman sila, para saan, i-honor ba ng Diyos yun? Oh, ako, nag-donate ako sa ganyan, tapos pinagmalaki mo pa, tapos sinasabi mo, ganito yung dinonate mo, tapos ganito pala yung naliko mong fan, tapos malaki pa yung kinuha mo or something. Tapos sumigat ka pa dahil doon, yun ang uso ngayon eh. Okay, kaya sacrifice of the wicked is abomination. Tindi mo, hindi, buti na lang hindi ka na nagpanggap na religious ka. Eh paano kung nagpanggap ka pang religious ka, nag-sacrifice ka pa sa kesyo, no? Kaya ang tawag sa'yo doon, abomination. Watch niyo yung abomination na yan, no? Matindi yan. Okay?
Kaya sabi ito, how much more when he bringeth it with a wicked mind? So, kaya nga, di ba? So, dinala mo yun, anong binibring? Siyempre, sacrifice, dala-dala mo yun, no? Pero, ang iniisip mo, iba. Or pwede namang yung madalas na sinasabi sa Malakay na may sakit na to, ito, tabahan ito ha, pero pinili mo na yun, mamatay na pala yun, may coronavirus na pala. No? No, ano ba yung pwedeng maging wicked na iniisip ng nag-sacrifice na tao? Sa church, yung ano, yan, nag-advertise ka pala dyan ng ano, no? Ginagawa mong business yung church. Nakitang tao. Ginawa mo ng merchandise yung mga tao, ano ba? Yan, kandidato, no? Yan, talaga, expert sila dyan. Kaya alam nyo ba na nagsakripisyo ako ng ano, para dito sa mapasa tong batas na to? Si ano ngayon, natakot ako dito kay Pacquiao eh. Talaga pa nagtuloy-tuloy ito. Yung ako dito. Namimigay ng pera eh. Tuntuan naman pati mga basto. Hindi lahat, pero yung iba doon. Kaya... Diba? Politiko kasi, hindi pwede mo sabihin, ano, sige, pwede yan, huwag mong pakita, pwede ba? Huwag mong pakita, huwag mong televise, huwag mong pabalita. Okay yun, pwede yun. Pero hindi eh. Namigay sila ng, ano, ng ganyan, tinelevise, huy, sumikat. Dahil doon, lalo sila yayaman. So, nagsakripisyo ba sila? Hindi na, diba? So, kaya yung pag-wicked yung mind, talagang nakaloko na sila, sagad-sagad na. Okay? So, yun ang sinasabi dito. A sacrifice of the wicked is abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? So, kayo din sa atin, kunwari, kung ano mang bibigay mo dyan. Sabi ng Panginoon, huwag mo nang paalam doon sa kanang kamay mo. So, actually, sa alms naman yun. Ito, ganun din yun eh. Huwag mo nang masyadong, ano, ipaalam sa iba. Amen? So, simple nga ano yan, pero pag minsan nakalimutan natin yan. Kaya, ganun sa Proverbs, inapaalala sa atin. Okay, pakibasa po. Ready, go. A false witness shall perish, but the man that heareth speaketh constantly. Okay, anong sabi sabihin doon? Okay, ganda nito, no? So, kailan lang iniisip ako. Bakit yung ibang tao, ay, magpapanggap na ako ay mabuting tao sa Facebook, gano'n. Sige, magtanong kayo. O, tulungan ko kayo. Pero pag tinanong sila ng tamang tanong, hindi na sasagot. Ha, ba't gano'n? Kasi nakatagpo ng katapat, no? So sa pool kasi. So tama naman yun, kasi pag alam mo yung sagot, masagot mo, pero pag talagang ikaw against na sa'yo, at alam mo may mali ka, isa lang yung sa mga example. Pero sabi dito, ano yung dalawang opposite sides dito? Yung syempre, yung sinungaling, false witness shall perish, but the man that heareth speaketh constantly. Ano yung sabihin ng constantly? So, lagi. Ano yung speaker? Siyempre, gasalita. That, ano ba't hear it? So, pag ikaw daw ay nakikinig, magsasalita ka. Ano yung sabihin nun? Kabalik na lang siyempre, no? False witness. Yan yung lagi ang proverbs, ha? Halos. Kung hindi opposites, parehong positive, pero sinususugan yung isa. So, ano yung ibig sabihin niya pag tinake niya sa whole? So, yung sinungaling daw, pag sinabing perish, either, kunwari, dati kang ruler dyan, di, kunwari, reporter ka or something. Napansin mo ba, pag ikaw ay sinungaling, sabi, makapagsabi, ay, maniniwala pa ba tayo dyan? Mabandang ulit, pag wala nang niniwala sa'yo, gasalita ka pa ba? Siyempre, hindi na, naiiya ka ng sarili mo, or kung ano, wala nang nakikinig sa'yo. Kabalik na lang ngayon, pag ikaw ay sabi, ano, ba't nakikinig, ba't hear it? Kasi nga, pag ikaw yung taong naikinig, alam mo rin yung katotohanan. Diba, katulad ng sample ko kanina, pag, ay, yung kong pakinggan yan. Wala yun sa topic ng gusto kong pag-usapan, diba? Kasi medyo, ano,
May pinoprotektahan ka na, ayaw mo ng certain topics. So, yeah, madalas sa atin, yung religion, sabi nga sa amin, sensitive yan. Pero pag, para sa tao, okay sa akin yan, okay, religion na, wag yan. So, pinipili, di ba? Selective. So, pero pag ikaw ay yung tao na ikinig, at hindi lang, again, yung hirat dito, hindi lang basta naikinig na pinapakinggan, tapos hindi naman iniintindi, obviously. Kaya iniintindi mo, at pag iniintindi mo, magiging matalino ka. Pagiging matalino ka, in a positive way, ano? So, ang expect natin, assume natin positive, pinapakinggan mo yung mga tao, pinapakinggan mo yung ano yan, balita man yan, issues, wala kang inechepwera, wala kang dinidismiss, okay? So, pwede kang magsalita, mayroon kang makakapagsalita kasi wala kang kakahiya, wala kang wala kang iwasan na topic. Okay? Hindi ka tulad ng mga sinungaling. Naalaman mo ang sinungaling yun. Huwag na tayo makinig dyan. Nakuha niyo yun? So, importante to especially sa preacher. Diba? Ang hirap nung ina-expect ikaw magsasalita, bandang nang hina ka ngayon. So, may iniwasan ang topic ngayon. Ano? Kaya mo? Wala kang choice. Well, ba't di ka mag-ano? Wala muna tayo service ngayon. Pwede ba yun? Hindi ka muna mag-page. O, iba muna. Hinginap na ni men. So, yun yun. Then, ready, isa pa. 29, ready, go. We can only admire the Lord's grace, but not for the upright, he directed his way. Okay, medyo may kinalaman sa kanina, di ba? So, yung iba, pag sinungaling na, tagtabuan, mawala, either mawala ka na, or hindi ka na makapagsalita openly. So parang ganun din, yung wicked man daw, ano yung say, hard dignity space? Anong nilagay dyan? Tama, di ba? Pinapatigas mo yung mukha mo. For example, kahit saan yan eh. Kunwari, may tinatanong sa'yo, valid question naman. So pag alam mo may tinatago ka, ano gagawin mo? Titigasan mo yung mukha mo, either sinungaling, harapan, sinungaling, or iiwasan mo. O ano ba yung gusto pag-usapan, lalo pag lingkod bayan ka, hindi mo pwedeng iwasan yung mga question na at issue na ano kailangan mong harapin, di ba? Pero ang gagawin nila, okay, ang gagawin na lang, patigasin mo lang yung mukha mo, di ba? Yung ganun eh. Meron kami dating ganun. Kasi may parang problema sa company, so ang ginagawa, parang pinagsisinungaling sila. Eh, kaso tabaho mo yun, paano yun? So, patigasan na lang ng mukha, di ba? Or, pwede yung hardening space dito, parang ano ba yan? Ano ba yung pwedeng matigas na mukha? Ikumpara mo doon sa other half, sabi niya, but as for the upright, he directed this way. Pag sabihin nito, pag ano yung dapat mong, pag sinabing direct, hindi iniiwas, nilalagay mo sa tamang direksyon, di ba? Okay, may mali tayo, may kailangan tayong gawin. Hindi yung papatigasin mo na lang yung mukha mo or something, ayaw mo magbago, ayaw mo aminin may mali ka, di ba? Pwede naman eh, may paraan naman lagi. Meron naman yan, kung talaga nagkamali, ayusin natin yung mali natin. Hindi naman tayo dito, ano eh. Di ba, kahit sa church. Kahit sa personal mong buhay, may mali ka ngayon, ano gagawin mo? Tigasan ko na lang mukha ko. Basta pag ano, pag Bible, pag-uusapan, matatanong ako. Hindi ko lang sagutin, or something ganun. Or pag sinungalingan ko na lang sila, di ba? Yung mga ganyang ano eh. Alam, mga politiko. Pero minsan tayo din, dahating sa atin yan pag nagkataon, pag hindi tayo nag-ingat. Sa halip na mais ka is, ano, patigasin mo lang yung mukha mo. Okay? Kahit sa, sino sa atin, ayaw natin sabihin, tigas ang mukha nito. Ang sabihin nun. Pwedeng sinungaling, pwedeng halos wala ng konsensya, di ba? Mabigyan nyo ito ng ano, nantok. Kopi. Oh, eh sige, makibasa ito. Ganda nito, sikat to. Pwede nyo, ano to, kabisaduhin. 21:30. Ready, go.
There is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Ano sabihin nun? Walang matalino, hindi matalino, katalinuhan, walang pangunawa, walang mga plano, pwedeng plano yung counselor, gustuhan na, ano yan, na, hindi, mayroong against the Lord, yan ang sabihin nito. Mayroon eh, di ba? May mga galit nga sa Diyos eh. Oh, paano nasabi nito? Ibig sabihin lang nun, against the Lord, pero dahil nga ang Diyos din bandang uli yung makakapag-maneuver niya, no? Hindi rin against sa kanya yan. Nandiyan nyo, sabi sa Bible, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Yun naman yung sinabi sa Philippians sa tayo, hindi nagkamali. Tingnan na nga natin. So, the 2 Corinthians 13:8 pala, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Wala kang kayang gawin kahit mo magsinungaling ka pa, ma-found out yan, di ba? Naalala niyo kwento natin sa mga investigador. Kahit alisin mo yung evidence, ba't walang evidence dito? Evidensya yun. Ba't walang evidence? Di ba? Inalis mo yun. Eh, dapat meron dito, di ba? O, may umalis nun. So, evidensya pa rin. Hindi pwedeng alisin nyo na. Inalis ko yung pinago ko yung katotohanan. Hindi mo kaya yun. So, the same dito. Kahit anong pang preparation mo dyan, ba't naman prepare? Kahit anong talino mo at pangunawa mo, galing mo, tapos anong plano mo, talagang planado sa palagay mo. Sa palagay mo, testamento, yung Bible lang eh. Alam mo yung Bible, dami ng galit dito kahit dati pa eh. Documented dyan, sinusunog nila ng Catholic, ng kung ano man yan. Sinusunog nila, literal. Yung Bible. Hahanapin nila, sequester nila, sunugin nila. Nandito pa rin yung Bible. Kanyari. Diba? So kasi pag mga ganon, ba't yung sinusunog yung Bible? Siguro importante yun. Ganun yun, kaya lalong mananatili. Sabihin natin yung kasalanan, nandyan din eh. Pero, nagtatago yan pag ang nation, for example, kahit saan, sa pamilya. Pag yung tatay righteous, makakapagbida ba yan? Kung may anak, gusto magrebelde, basta-basta makakaano ba yan? Yung nasa puso ng bata, di ba? Gusto rin magkasala, di ba? Gusto rin magrebelde, gusto rin masunod yung sarili niya. Pero, hindi basta-basta inuubra pag yung rule sa bahay, kung tatay ay maayos, nakabaligtad na naman, siyempre, makakaano yan pag ano. Pero, hanggang, so, yun. So, ibig ko lang sabihin, yung nananaig lagi yung katotohanan. Okay? Yun nga, depende rin minsan sa region na yan, or kung talagang masama kayo, kung na isang bansa, inalimutan nyo Diyos, so may paglalagyan kayo sa Diyos. Pag bandang uli, hindi nyo kami sumunod sa Diyos, naiging example kayo. Pag pinausahan, ginalis na kayo ng Diyos, so may example kayo sa ibang tao. So, ano nangyari? Kala namin, alam namin ito lahat eh. Hindi eh. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat eh. Paano yan? Pag in-expose na kayo at nakita na yung inyong kalokohan, di ba? So, still, yung plano nyong against the Lord, ano mangyari? Hindi naging for the Lord, di ba? Yun lang yun. Mga guess nyo ba yun? Hindi yung pwedeng, ano, sige dahil. But, yung result na yun, na magiging for the Lord, malamang hindi pa dito sa lupa. Minsan po, baga nun. Pero kahit nga minsan dito, minsan, basta long effect, nakikita rin dito eh, kasi para doon sa mga manampalataya din, para makita natin na naparusahan ng Diyos sa lupa, kahit yung mga masama na for how many years, hindi naparusahan, minsan nakikita rin. Pero tama yun din, yung pinaka-ultimate, ano niyan, judgment, afterlife na. Kasi iba talagang sobrang, ano eh, sinanla na rin yung kaluluwa sa Satanas. So kahit paano, natatago nila yung something, di ba? So, pero yun nga, tama yun. Yung pinaka, ano, pag hindi mabasaan dito, may paglalagyan pa rin sila sa afterlife. Okay? Doon sila magugulat. Eh, kala ko, nakalusot na ako eh.
Di ba? Kasi sa mga kaso, minsan, ikaw nakaparusahan yung... Yung wala, inosente. Totoo yun. Totoo yun. Nakakwento nga doon kasi may kaibigan tayo doon sa mga marunong doon sa bilibid, sa mga politiko. Kinasabi nila talagang wala eh, walang pag-asa. Kaya hanggat maaari doon, huwag kayo ma-involve doon, umiiwas ka na. Kasi pag naki-ano-ano ka pa dyan sa mga yan, paglalagyan ka talaga eh. So, pero may paglalagyan sila later. So, tayo yun lang pag-asa natin eh. Yung Diyos lang ang pag-asa natin. Okay? Kinig ba, Esi? Ito, si Esi, di ba? Nasabi niya, minsan, nabubuli, di ba? Pag ano, ako, marami nang bubuli sa akin dati ngayon. Nasaan na sila? Wala na. Pinarusahan sila ng Diyos, di ba? Tapos siya. Okay, last ito, sagat din to. Ready, maybasa, ready, go. The Lord is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Eh, wala naman ng horse eh. Nalibat ba sa akin to? Ano yung sabihin niyan? So, ganun din. Obviously, yung horse na dati sa panahon nila ay gamit yan sa gera. So, pag na nasa horse ka, mounted ka, may malaki kang advantage. Bukod sa mataas ka, pwede mo silang takbuhan, pwede mo silang habulin, okay? So, parang ngayon, ano yan? Tangke. Okay? Kung may tangke ka, uy, ang ganda ng tangke ko. O, sige, laban tayo. Kaya sinasabi dito, but safety is of the Lord. Di mo alam eh. Naalala nga sa Vietnam War nga daw eh. Diba, ang daming ano ng US eh. Dami nilang gamit. Eh kaso, siguro, pinag-usahan din sila ng Diyos, di sila handa. Ang daming against din eh. Ba't tayo dito? Nag-gera tayo dito. Napaghandaan sila ng kalaban, may ano, guerrilla warfare. Banda ko rin, sumuko sila. So, di rin sila talo, pero still, talo sila sa gamit. Marami yung mga gamit lang na napasabog. Paano nangyari yung? Kala ko malakas tayo. Yun nga sinasabi dito. Handa-handa mo pa yung tangke mo, yung horse mo. Diba? Kung machambahan ka, pana lang, tsaka lason yung kalaban mo. Machambahan ka, nangyayari yun sa gera. Mayroon nga sa Bible nun eh. Si King, ano ba yun? Kalimutan ko tuloy. Si David. Ayan. Okay, naintindihan nyo yun. So, pag feeling nyo malakas kayo, huwag nyo mangaapi ng walang kalaban-laban. Alamin mo lagi, ako ba, kasama ko ba ang Diyos dito sa gera na to, sa bagay na to? Kasama ko yan, Diyos. Yun yung sabihin natin, ano. Yun ang isipin natin. Huwag tayo maging safe. Wala, panalo ako dito. Magaling ako eh. Hindi mo kasama, Diyos. Magaling ka. Wala. Okay. Applicable lang kahit saan. Maraming bagay. Okay, kaya AC, kasama mo ba ang Diyos? Alamin mo, kasama ko ba ang Diyos? Yan. Okay. May pa tayong time. Kaya natin dito sa 22. Ready, go. A good thing is rather to be chosen than great riches, and having favor rather than silver and gold. Okay, marami na tayong nadaan ng ganyan. Ibig sabihin lang yan, pag sinabing good name, uy, ano bang magandang pangalan? Ezekiel. Ano ba yun? Ay, magandang pangalan, Stephen. Hindi yun yun, ha? Sinasabing good name dito, ibig sabihin, mabango yung pangalan mo kasi maganda yung patotoo mo. Kahit ang taong to ay okay to, matinong tao to. Dito nakikigulo. Okay? Itong taong to ay matinuto. Diba? Maganda yung pangalan mo kahit mabantot. Kahit mabantot yung pangalan mo. Pero, maayos ang buhay mo, kilala kang maayos, maganda yung pangalan yung sabihin ng okay? Kaya yun daw mas magandang piliin. So isipin mo na, kunwari, yan nga mo. Mag-politika ba ako? O, ay, may compromise dyan. Kaso, yayaman ako. O, di ba sa'yo mo to?
ano pipiliin mo? Yung mga compromise yung pangalan mo, pati pamilya mo? Diba? Magkakapera ka naman, maubos lang yung pera. Hindi, marami yun eh. Kahit na pag bumawi yung pangalan mo, ang tagal mong, paano mo babalik yan? Pag nakilala ka ng ganyan, na hindi magandang tao, diba? Maayos ang buhay mo. So, mas maganda na yung maganda yung pangalan mo. Okay, yung iba, kahit ang deliver, alam yan eh. Mas maganda yung maayos yung buhay mo. Then, and loving favor rather than silver and gold. Ano yung loving favor? Gusto mo, walang galit sa'yo, syempre. Hanggat maaari. Okay? Syempre, exception yung ginagawa natin, ha? May preach mo yung salita ng Diyos, nasaktan sila. Iba yun. Ibig sabihin, pinili mo na talaga yung kalooban ng Diyos kahit sila hindi ka mahalin. Pero madaming beses, kaya hindi ka minamahal ng tao, ano? Especially dito sa may kinalaman sa pera. Kunwari, yung unfair practices ka sa business. Diba? Lalo na, yung pinag-usapan natin, usually, diba? Pag ikaw yung nagpapautang, yung kinikit, yung taong ina-unhofen mo, yung may tawag kayo sa English, yung ano eh, ripping off. Tagalog, di ko lang Tagalog doon. Hinubaran. parang mong hinubuan eh. Parang, oh, sa'yo yan, ngayon, takin yan. Diba? So, walang pagmamahal ang tao doon sa mga yon, sa mga business na yon. Tsaka sa may-ari nun. Mayaman ka lang, pero hindi ka nalang mahal, okay? So, ano pipiliin mo? Eh, kaso, mahal ako ng mahal. Wala namang pera eh. Napag-aralan yan, no? May diskarte dyan. No? Magtiwala ka sa Diyos. Yun ang sabi natin lagi. Meron yan, di ka nang pwedeng magmuhang ewan. Hindi mo kailangan mamalimos. Dahil sinabi sa Bible, I was young, now I'm old. But I have never seen the righteous begging bread. Okay, ang ganda nun, yun. Ibig sabihin, pag righteous ka, hindi mo kailangan mamalimos. So, kahit sa tabaho, parang ganun eh. Iba, style na, naging style na yun eh. Parang pag boss yan, kahit mali yung gagawin, dahil siya yung boss, dahil gusto ko mapromote, nagagawin ko. Kahit na pinapagawang mali, gagawin ko yan. Sige. Diba? Tapos minsan, nahalos ano, mamalimos ka dyan. Wala, may mga Christmas party, parang ganun eh. Eh, hindi na, hindi na realize ng iba yun, pero sige, sayaw dito, sino ba sayaw? Hindi, nahihiya kami lahat, may 500, sige, yun lang pala eh. Nasa na punta ang hiya, di ba? Yun yung mag-ganon eh. Kasi gusto kong matuwa, yun, 500. Parang binayaran yung, ano mo nun. Yung karangalan mo nun. Okay, ito pa, maganda to. Ready, go. Rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. Okay, saan sila nag-meet? Yeah. Ha? Starbucks ba? Oh, meet tayo. Tama yun. Buwan nyo na agad eh. Sabihin, pareho lang tayo. Sabi nga ng iba, pareho lang tayong dumudumi. Pareho lang tayong mamatay. Diba? Ito yun. So, ang Diyos ang lumikha sa lahat. So, again, napakadalas sa Bible, yung tema ng Bible, pinag-uumpara yung mahirap at mayaman kasi reality ng buhay yan. May mahirap, may mayaman. Hindi laging mabuti yung mahirap, hindi laging mabuti yung mayaman. Pero, napakadalas. Kaya nga, pag inaral mo yung Bible, saan mali yung maging mayaman? Saan mali yung maging mahirap? Sinasabi dito. Pero issue ng buhay yan, di mawawala yan. Ngayon kahit sabihin mo, mayaman na ako, walang mayaman dyan na ano, yung iba dyan mayaman, walang mayaman sa utang. May inggit, may kinakaingitan pa rin sila. Laging ganun. Kaya siya sabi dyan, ang Diyos lang gumawa sa inyo lahat. So dahil ginawa ka ng Diyos, di ka dapat magmayabang to the point na, mahirap ako, mayaman ako. Pareho lang tayo ginawa ng Diyos. Okay? So actually, isa lang yung sinasabi niyong ano, sa kamatayan. Ibig sabihin lang niya, may mga pagkakapareho yung mayaman at mahirap. Nabanggit ko nga kanina. Na kung mahirap ka, mayroon pang mas mahirap sa'yo. Kung mayaman ka, may mas mayaman pa sa'yo.
Hindi yan issue sa Diyos. Pag sa Diyos, pag spiritual lang pinag-uusapan, walang issue sa Diyos yan. Siya lang gumawa sa atin lahat. Question? Bilis ba masyado? Ay, may tanong po. Ano yung tinutukoy niya po na binibenta yung kaluluwa doon sa... Okay, maganda yan, no? Ah, sige. Ano yung sabihin mo yung tamo yung kaluluwa mo kay Satanas? Ibig sabihin, alam mong susunugin ka sa impyerno kasi may mga kasalanan na sobrang tinde, di ba? So, kunwari, nabanggit natin kanina, iba yung nandaya ka ng na, nagnakaw ka ng 1 million, iba yung ninakawan mo, yung bayan mismo. Iba yun. Ibang level yun. Yung pinagkatiwala sa'yo, ninakawan mo. O yung individual lang yung ninakawan mo, iba rin yun. So may mga mas malala sa hindi. Pag sinabi kong binenta ng kaluluwa kay Satanas, ibig sabihin nyo, wala nang pakialam yun. Impyerno, sige. Ilang pala eh. Gusto ko ng pera ngayon. Yun ang sabihin nun. Yan, marami yung mga showbiz. Diba? Ano yan? Oh, in exchange mo na. Anong pakialam ko kung manlolo ako maraming tao? Sige, impyerno, impyerno. Yun. Yun ang sabihin nun. May gumagawa niyan. Sige po, question pa. Last na lang. Verse 3, pakibasa po. Ready, go. Prudent man works for himself and hideth himself. But the simple pass on and are punished. Uy, maganda palang magtago. Sama ba yung magtago ka? Sama-sama, pwede, di ba? Alam mo na yun eh. Tulad niya na politika lagi na sa utak ko eh. Ngayon, nagkakagulo na sila dyan, nag-uunahan sila sa posisyon. Alam mo na, naku, sama nito. May paglalagyan itong mga to. Tago mo na yung sarilo, huwag ka nang makialam. Okay? Yun ang isa sa mga naano ko sa mga pastor ngayon sa Facebook. Ang biyan, nakikisaw-saw pa. Mayroon doon, tindi nito. Sabi, oh, bigyan natin ng longer term si Duterte. 1 million, ito mo nga to. 1 million na signature daw. Yun lang. Constitution yung babaguhin mo, ha? Tama itong mga tayo. Pero, kahit lahat ng ano, may mga ganun. Kay Ramos pa dati, ganun na. Si Estrada lang wala ganun eh. Pero pagkatapos nun, si Aquino. Meron din nata si Aquino, wala na. Si ano lang ko, si Arroyo, meron din ganun eh. Pero matanalala ko na si Ramos dati, gusto nilang pahabain daw. Kaysa magaling daw, ang galing nitong presidente ito. Sayang naman, 6 years lang. Okay. Mga pasto pa yung ano, nakikisaksaw ng ganun. Ano itong mga to? Politiko yun, huwag ka na maisaw-saw, di ba? Ano mo na, bayaan mo na sila dyan. Pwede sabi na, but the simple pass on in our pet. Ang sabihin nun, uy, meron ng ano, dito sa daan to, nakikita ko na layo pa, meron, yun, meron yun, no, doon, pag dumaan ako doon, yari ako, huwag, dito na ako. Pwedeng, sa marami application, nakita mo na eh. Kasi nga, prudent, kasi matalino ka. Diba? Hindi, okay lang yan sa akin. Ang tawag sa'yo, simple. Hindi ka nag-isip, hindi mo nakikita. Diba? Hindi lang mata ang nakakita. Alam mo ba yun? Yung pang-unawa mo, nakita mo yun, makikita mo. Ito, medyo masama, nagiging masama. Kunwari sa church. Ay, maganda yung ano. Maganda yung NIB na yan. Marami may gusto dyan. Hindi ka naman masyadong masama yan. Pero later, sobrang sama na yan. Yung music, pinapasok mo yung music na rock. Sa ngayon, wala yan. Pero kung naiintindihan mo kung saan papunta yan, umiwas ka na. Okay? Eh, yung mga simple, yung utak, okay na yan. Kung ano saan ang gusto ng tao, yun na. Later, ikaw yung maparasahan. Okay, either mapahama ka or pati yung ibang tao dahil sa kagawin mo. Ngayon, nakita niyo yun? Foresee it, evil. Foresee it, the evil. Pwede nyo makapag tumalino kayo to the point that nakikita nyo yung mangyayari kasi nga, nakikinig kayo sa preaching, hindi kayo nautulog. Nagiging matalino ka. Aniwala kayo, mga bata.
Ang nilala ko doon, mga tinutubahan ko ng 2 taon pa lang, bumibilis eh. Basta makinig ka lang. Hindi mo kailangan makuha lahat, di mo parang kayang kuha yung lahat. Pero makinig ka lang. Ilang oras lang naman tayo dito. Hindi mo tayo 2 oras, di ba? 1 oras lang. Para sa inyo yan. Amen? Amen. Okay, gusto ko pa sana tuloy. Pero nangatak na si Esi. Nalaban. Kaya mo pa ba? Dito na tayo. Sige. Okay, let's pray. Baka naman, maraming salamat sa mga Proverbs, Lord, na 2 linggo rin kami hindi nakapag-Proverbs. So, we pray na as we go on with this book, sa isa namin to Lord, na siguro nakikita na ng bawat isa, Lord, na hindi siya mahirap intindihin. Kailangan lang ng konting comparison, Lord, sa ibang scriptures din. At tiwala lang kami na katotohanan na yung gusto mong turo sa libro ito, Lord. So, we pray na kayo palaging mamuna sa amin. Kapalain nyo kami sa iyong salita, Panginoon, sa aming day ahead na naman, week ahead, we pray na kayo pong mamuna sa amin, kayo pong giingat sa mga natutunan na ito. Magtiwala kami dito, apply namin, huwag kami matakot dahil magiginigitiwala, iligtas yung aming kaluluwa. What more dito sa mga bagay na makamundo lang, pwede rin kayong magtiwala sa mga prinsipyo sa iyong salita sa mga nang. So, I pray na kayo pray mo. Hilas lagi sa akin, mag-preserve sa mga pamilya, kalusugan, tabaho, Panginoon. Di ba, Lord? Family matters. Kasalanan, Panginoon. Nidil namin. We pray na tulungan niya sa bagay na ito, Lord. Kaya pangalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.